Ang tama po yan. At tayo po ngayon ay nangyayari simultaneously sa 82 provinces nationwide. Sabay-sabay po tayo yan. Monitor pa kaya kung naka-stream na tayo. Makikita po tayo, ginagawa na po nila ito ay 82 provinces. Yeah, in all the provinces of the Philippines, we have converged in one area. Pupunta ka pa rito? Pupunta ka pa rito? Para po ipakita sa ating tao ang presensya ng gobyerno at mga benepisyo ng bawat agensya. Ngayon po, para sa kalaman ng lahat, nagsimula po ang ating programa ng pinasangilong 17. Naka-on na po, di ba? Naka-on? Okay lang kayo dito, sir? Okay lang kayo? Sa programa, pulong-pulong tayo ang gobyerno, ang bumpa, manggalaan lahat ng ahensya, at ang bawat isang lingkod bayan. At ayan po ay tayong lahat. Ano po yan? At ano ba? Sabi na Pangulo daw, bawat isa sa atin ay lingkod bayan. Lingkod bayan. All of us are here to help the government. And with that, kaya pati hindi natin ang ating mga advocacy support groups, yes, ang ating coalition of lingkod bayan, advocacy support groups. Kaya natin po ang ating KKDAT. Nasa na ating mga KKDAT, kasama din dito ang Magdalena Mission. Magdalena Mission! Asan kayo, Magdalena? Nandito ba yan? Dito sa kabilang gilid. Ah, sa kabilang gilid. At kasama natin ito. Sino to? NCTA! Po yung ating mga IT warriors. IT warriors. Of course, kasama rin po natin ang JIPCO. JIPCO. Yes, and mga barangay-based organizations. Marami po tayo. Of course, we have the force, multipliers, and advocacy groups. Marami po yan tayo. Gadugo sa dulo. Yes, magkatadulo kasama na dyan ang ating AXER na has always been helpful. Yes, and of course, Kaligtasan is here with us. Kaligtasan. Ito po, pinamumunuan po ng kaibigan nyo, si Albert Martinez. Ah, si Albert pala, si brother. May shooting lang yata siya ngayon, kaya wala siya, no? Pero siya po yung namumuno sa grupo natin na lumalaban po para protektahan ang ating environment. Yes, sorry wala po si brother Albert. Nakalock-in taping po siya, yes, sa Darna. Abangan nyo Darna, ha? Jane De Leon yan. Nagpo-promote. Years with you at the center of our unity. Thank you, Lord, that this event started positive changes in the lives of the Filipino people. We fervently pray that the Duterte administration's landmark policies and programs that brought about change, peace, and real progress in our dear country would continue forever and become the blueprint for genuine public service. That, no? Nandito sa atin sila Yusik Edco, sila Yusik Malaya, yes, kasi kasama po sila sa grupo na ngayon tuwing Mayo 1 kasi, Alvin, no, if we can recall, lagi po yan maraming rally ng mga kaliwa. At ito ngayon ang sagot ng gobyerno. Yes! Ang ating pagsasama-sama ay laban po sa CBP, NTA, NDF. Dahil ang paniniwala natin, kailangan wakasan na ang CTGs. Oh, 53 years! Yes, Alvin. And that is with all the help of every Filipino, sabi ni Pangulo, finally, mawawakasan na ang labang ito. Oo, nakakapagod na at yes, marami na. Nakakapagod na. Marami na ang buhay. Marami na ang buhay. Na nasayang. Mamaya maririnig natin ang mga stories from different cadres na nandito. May mga cadres po tayo sa sumama na po na sa gobyerno natin. Sila po ay nagbalik loob. Nagbalik loob. They realize na. At nagpapasalamat tayo sa kanila. They realize, Alvin, na 53 years of battle, papunta naman sa wala.
Wala. Maraming namatay, mga kabataan na hanggang ngayon nare-recruit. So we are here to celebrate and inform the people na panahon na ito para tapusin sila. Saka nakakaawa na pakatalino ng mga batang ito kasi re-recruit mo, mawawala, kawawa yung mga nanay, mga tatay. Marami nagiging child warriors. Oo, alam mo, ang dami po nagsusumbong sa amin yan dati nung nag-host po kami ng Connect Action agad. Yes. Diba? At ayan din po ang pinaglalaban nila. Because ito po si Alvin, kung malalaman nyo, siya ang aming General Alejandrino. Yan. Kung napanood niyo po ang General Luna, Goyo, nasa Netflix na po yan, kung hindi niya napanood. At nandito dito rin si Cesar, ang ating Bonifacio. Bonifacio, hindi lang. Ang ating National Hero, Jose Rizal. Oo nga, Jose Rizal ka na, Bonifacio ka pa po. At nanalo ka pareho. Best Actor! Galing, sa Jose Rizal as Bonifacio. At marami pang iba. Yes, very good. Oh, so, andyan na si Rizal. Tunod na parte ng ating programa, we will be giving time. Nasa listahan natin. Oh, kaya ano na tayo? National Anthem. Let us all stand. We would like to invite everybody. Let's all stand for National Anthem. Kaya po tayo nandito para po sa ating bansa. Marks, mga kaibigan, palabak po natin ang napakagwapang Yusek, Executive Director, Press Task Force Media, Security, at lagi po namin itong co-host sa Rectum Connect, Action na God. Pwede kayong magsumbong dyan sa Facebook. Araw-araw, nandiyan po yan, 12 o'clock. Yusek Jose Joel C. Echo! Maraming salamat. Palakpan po natin sa General Jose Alejandrino, Alvin Anson, Attorney Cherry. So, nauna po, gusto ko pong patiin ng magandang umaga lahat po ng libo-libong mga Pilipinong nandito po kasama natin dito ngayon sa may Area Wide Plain, sa People Power Monument. Hanggang doon, napakarami po natin. At of course, magandang umaga din po sa mga libo-libo nating mga kababayan na sa oras na ito ay kasabay po nating nagsasagawa ng Duterte Legacy Caravan through the convergence of all government agencies sa 82 probinsya sa buong Pilipinas. Palakpakan po natin ang ating mga kababayan na kasama natin ngayon at mga nanonood at sumusubaybay. Mga kababayan, nandito po tayo upang unitain, ipagdiwang, magbigay pugay, magbigay parangalan, ang milyon-milyon pong mga manggagawang Pilipino dito sa loob ng bansa at of course sa labas, sa abroad, yung ating pong milyon-milyong mga OFWs sapagkat ngayon ay Labor Day. Ngayon, tanong po nila, ano naman kinalaman ng Duterte Legacy Caravan sa Labor Day? Ang ating pong mensahe ay tayo po sa pamahalaan, tayo ng mga kababayan nating Pilipino ay kaisahan ng lahat ng mga manggagawang kababayan natin sa pagtaguyod sa kanilang pamilya at siguruhin ligtas yung kanilang mga pamayanan. So ito po ay regalo natin sa lahat ng mga Pilipinong manggagawa. Palakpakan po natin ang ating mga Filipino workers here and abroad.
So yun po, anong Duterte Legacy Caravan? Ito po ay hindi papogi, hindi po ito yabang, hindi ito forma o pogi points o brownie points sa sinasabi. Dati na pong ginagawa ng pamahalaan ng Duterte Legacy Caravan. Ano po yun? Bukod sa mga pamana ng pagbabago, sa loob ng 6 na taon sa administrasyon ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, ang dami pong accomplishments, di po ba? Itong caravan po ay tangay-tangay yung mga ahensya ng ating pamahalaan, LGUs, mga private partners, NGOs, people's organizations na kaisa po natin. No? Sama-sama po tayo sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Yun po ang Duterte Legacy Caravan. Diyan, pag umikot kayo, diyan ang DTI, DSWD, Dole, of course, dahil ngayon po ay Labor Day, ang Department of Agriculture, ang DILG, and of course, ang Philippine National Police, palakpakan po natin ang PNP. Nandito ang kanilang boss. Kung wala po ang PNP, maniwala po kayo sa akin dahil kasama kong ikot ng ikot para sa Duterte Legacy Caravan. Alam niyo po na yung caravan? Ito yung araw, ako ito po yung si Hano sa probinsya, merong baka na hinihila yung malaking karitela na may mga daladalang mga goods, di po ba? Kung ikukumpara natin, ito pong Philippine National Police siya yung humihila ng caravan, daladala po kami lahat. Hindi naman kami pwedeng pumunta sa mga malayong lugar, lalo na merong mga presensya ng mga terorista ang komunista, eh baka makakay kami ron. Ang Philippine National Police po, kahit sa antako ng ating bansa, kahit sa pinakamalalayong barangay, ay naroroon po ang mga magigiting nating kasapi ng pambansang pulisya. Palakpakan muli natin, especially congratulations sa National Capital Region Police Office for this very wonderful presentation. Napakaganda po, nagulat kami at napakaraming tao. So yun po mga kababayan, hindi ko na masyado pahabain bilang tagapagsalita po ng National Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict at sa ngalan po ng tanggapan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan po ako'y naglilingkod. Sabay-sabay po nating isigaw, mabuhay ang mga manggagawang Pilipino! Yes, maraming pong salamat! Diba? Okay, good, good. Parang tatlo lang sila nang kasama ko. Anyway, mga kaibigan, for intermission, hindi pa ako mag-almusal eh. Okay, wala pa natin. Ito, like ko nakaka-jamming itong mga kaibigan. From the PNP band, wala pa natin, PNP combo! PNP ba na? PNP combo pa? Ang ating kapulisan, napaka-talented. Ay, nako, may pagaling. May singing, laga sa... May juggler, may ano... Lahat na, kaya. Bumubuo ng bahay, nagdadala ng ilaw sa kabundukan, pati ng patubig. Pati patubig, no? Pati patubig, no? Meron kami pinuntahan, Alvin, na bundok sa Zambales. Tsaka, ano, attorney, during pandemic talaga sumama, nakasama ako dyan sa PNP, headed by General Sermonio. Umikot kami sa Region 3. Talaga nagbibigay kami ng mga ayuda, live pa yung manok yung iba. Live manok, bigas, lahat. Hindi kami natatakot sa COVID. COVID ang takot sa amin. Hindi, biro lang po. COVID po. Ganun silang katapang. Ganun silang lang katapang. Handa sila kahit buhay nila na ibuwis para sa pagtulong sa ating mamamayan. And now, the end is near. I saw your face. The final curtain. Inaayos pa nila. Nandito pa lang ating kapatid, si Charlie Pagkalinawan, mga kaibigan niya, ang ating kapatid. Nandito rin ang ating kadre din yan. Na magagandang tumutulong sa ating kapulisan at sa ating militar, si Ka-Eric Almendras. Ayan, Ka-Eric Almendras. At para kay Ka-Eric, sama mamaya marinig niyo siya, no? Bibigay siya ng mensahe. Ka-Eric, magsasalita ka rin mamaya, ha? Para masabi mo yung mga katotohanan na nangyayari. And now, palakpakan po para sa ating PNP Combo Band!